Igan, gabi-gabi na sunog na naman ang sumiklab sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Caloocan, hindi lang nasunugan ang isang pamilya, namatayan pa ng dalawang kaanak. 18 sasakyan naman ang natupok sa parking area sa NAIA. Ating saksiyan. Nabalot ng apoy at maitim na usok ang outdoor parking sa NAIA Terminal 3 kaninang hapon. Nasusunog na sasakyan. Kitang-kitang pagliyab naman ang aparatong sasakyan. So 10 minutes ago, isa lang po yung nasusunog na sasakyan. Ngayon, damay na rin po lahat ng mga nandito na sasakyan. Wala pang kalating oras. Napatay rin ng mga bombero ang apoy. Wala nasaktan sa insidente pero 18 sasakyan ang natupok. Habang isang sasakyan ang nadamay lang ang bumper. Nagbabadyang peligro naman daw talaga ang parking area na ito dahil nakaparada ang mga sasakyan sa makapal at tuyong-tuyo ng mga damo. Maligay namin aksidente, hindi siguro sinadya ito. Pero mabilis lang talaga. Pampublikong pay parking na ito at ayon sa MIAA, karamihan sa mga pumaparada ay ilang araw iniiwan ng kotse dahil may flight. Hindi namin alam kung sino-sino mga may-ari. Papatawag namin kung sino yung in charge dito. MIAA ang may-ari ng lupa ng parking area pero isang private company ang namumuno sa pay parking. Sa ngayon, nakabantay ang isang fire truck sa parking area hanggat di pa nakukuha ng mga may-ari ang ibang sakyan. Kanyang tanghali naman, isang bahay naman ang dinab na apoy sa may paho, Caloocan. Tumagal ito ng 2 oras bago mapula. Ang mas masaklap, may nasawi sa sunog. Patay ang 84 anyos na lola, pati ang 21 anyos niyang apo, matapos matrap sa loob ng bahay. Yung kasawa ko, hinila ko na pababa. Papatay niya yung switch, sumabog. Yun daw biyanan ko, ayaw daw lumabas. Kaya hinihila nung anak kong babae, yung bunso. Ayaw siyang iwanan. Hinihila rin sila ng lalaki. Nung ayaw nila, umalis na yung lalaki. Eh, kasi may paso na, malaki na ang apoy. Sa tala ng BFP Caloocan, siyam ang nasaktan. Tatlo sa kanila ay 5 volunteers, ang isa naman ay tauhan ng BFP. Nasampung alagang aso at pusa rin ang nasawi sa sunog. Lubos naman pagdadamhati ng mag-anak habang patuloy na inimbisigahan ng mga otoridad ng pinagmulan ng sunog. Sa Ilaga Isabela naman, nasunog ang Heritage Church ng St. Ferdinand Parish. Natupo ang ilang gamit sa loob na tulad ng mga upuan at mga imahen. Faulty electrical wiring ang tinitingnan ng mga bumbero na mitya ng sunog. Patuloy ang imbisigasyon. Nasawi naman ang isang lola sa Argao sa Cebu nang matrap sa loob ng nasusunog na bahay. Nagtamo naman ng mga paso ang kanyang 2 apo. Sinugod sa ospital ang mga apo habang inimbisigahan ng BFP Argao ang sanhirang sunog. Base tala ng Bureau of Fire Protection, mula Enero hanggang Abril, mahigit 7,000 na ang naitalang sunog sa bansa. Mas mataas ito ng 33.66% kumpara sa mahigit 5,000 na itala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.